Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Well, syempre, binabaha po tayo ng pambabatikos, binabaha po tayo ng mga masasakit at maanghang na salita, mga kaaldab, na kung saan maririnig at makikita nyo naman po at mapapanood po ninyo sa channel natin. Nakikita nyo napakaraming komento na talagang sinasabing mag-move on na raw po ako. Itigil ko na nga po raw ito. Di po ba? Nakakalungkot lang po dahil may mga taong talagang pilit po tayong dinadown. Pilit po tayong binabagsak. Ano man po yung sabihin natin, talagang binabanatan po nila. Yan ang sinasabi natin na talagang may kanya-kanya po tayong opinion at pananaw. Ulitin ko, lahat po ng pumupunta sa channel ko, mga true-blooded Aldab Nation to since 2015, magkakasama na kami, hindi kami nag-iiwanan, walang bitawan. Kung ano yung pinaniniwalaan namin, yun po yung paninindigan namin. Depende po yan sa paniniwala po ninyo. Depende po yan sa mga magre-react, di po ba? Hindi naman porket pinoprotektahan natin si Alden, maka-Alden na tayo. Hindi naman porket pinoprotektahan natin si Mengay, Mengay, maka main fanatics tayo. Hindi po. Dalawa po yung pinoprotektahan po namin. May mga bagay-bagay po na kailangan ko itong ipaliwanag at ipaintindi sa mga taong dumadaan at sa baguhan pa lang po sa channel natin. Mahirap pong ipaliwanag, pero sabi ko nga po sa inyo, pagka kami-kami po nag-uusap, mga true-blooded Aldab Nation, mas madali na po kaming nagkakaintindihan. Taliwas po sa mga issue na binabato. Di po ba? Kasi ang pinapakalat nila rito, mga kaaldab, ngayong July nga po raw ang kasalan nila Mengay at ni Mr. Spotted. Buntis daw po, tigilan na po raw natin dahil buntis nga po raw si Mengay. Kumbaga tuloy na tuloy daw po yung kasalan nila Mr. Spotted etong July. Kaya nga po daw busy, ayaw pag-usapan, gusto na lang po daw i-surprise ang mga fans nila. Nakakatawa po, di po ba? Pag sila pwedeng sabihin ganyan, kapag tayo, bawal. May mga restriction po na pinagbabawal ang social media. Pag sila pwede, pag ang Aldab, hindi. Yan ang hindi maganda po, mga Aldab, di po ba? Kapag may mga tao tayong pinuprotektahan, sabi ko nga po sa inyo, nagagawa lang naman po kasi ni Mengay yan para protektahan din po si Alden. Nagagawa din naman po ni Alden para maprotektahan ang isa't isa. Ngayong mas umiingay na po ang katotohanan, mas dumadami na nga po ngayon ang nagpo-post sa social media about sa Aldab, talaga naman pong tayo po ang panalo ngayon. Kaya lang, siyempre hindi po nila tanggap eh. Baka bukas sa makalawa, may nababalitaan nga po ko na magpapa-interview na si Ibyang, na talagang yung nag-usap kami ni Mengay, ganito ganyan, di po ba? Wag po kayo maniniwala, may teleserye po kasi siya lang ginagawa. Di po ba? Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na kailangan mong mag-promote. No. Kung sina Alden Richards at si Bea Alonso, pumupunta pa nga po ng Davao, pumupunta ng Cebu, kumbaga pumupunta sa mga probinsya para lang po, kumbaga, yung ibalita na meron po silang ginagawang pelikula, ibalita na may bago na naman kayong susubaybayan. Hindi po ba? Yan ang sinasabi natin, mga Aldab, na ginagawa nila yan para po makakuha ng simpatya. Pagpo-promote na rin po para lumakas yung teleserye nila. Kasi once na kumita yon, hindi lang po sisikat si Ibyang. Dadami pa po yung mga proyekto niya. Ganun po yun. Kita nyo naman po sa social media, di po ba, sa GMA Kapuso, na kapag may mga artista na sikat, ididikit yan eh. Di po ba? Kaya si Miguel Tan Felix, tignan nyo. Di po ba? Talagang dinikit kay Alden yan bago magsimula yung Voltes 5 Legacy. Halos talagang sabi, the next Alden Richards. Oh, bakit po ginagawa yon? Para po sa ano, sa social media, para lang po masabi na may mga ganyan. Ngayon, natatawa na lang po ako sa mga nagre-react, sa mga nagko-komento po sa akin, sa mga nagsasabing fake news daw po ako. Okay lang naman po yun.
Tanggap naman po natin na may mga taong bulag at bingi. Pinapaliwanag ko lang po ng gusto para mas maintindihan ninyo kung bakit kailangan pumunta ni Mengay sa isang black screening. Kahit huli na okay lang. Pinahabol lang po talaga siya para magkaroon ng issue, para masabi ng kumbaga pagpiestahan sila. Hindi po ba? Kahit naman kasi ano isulat po ng mga naandong reporter, wala pa rin pong manonood. Real talk, sino nga po ba yan? Ano nga po bang istorya na yan? Simula't simula pa lang, hindi na tinangkilik yan eh. Hindi po ba? Kung yung mga gandang pelikula nga po sa Manila Film Festival na lugi, maganda na yun ha, sikat na mga artista, yan pa kaya? Hindi po ba na hindi naman po gaano kilala, na hindi naman gaano, sabihin na natin na kinakagat? Although sa ibang bansa pwede, pero hindi rin eh, sa ibang bansa hindi rin po siya tinangkilik eh. Kaya nga po binalik na rito uli eh, para dito nga po daw ituloy. Kaya sabi ko nga, depende na lang to sa mga taong bulag, depende na lang to sa mga taong kumbaga magpapakalat ng mga ganyan, magpapakalat ng ganito. Ako bilang true-blooded Aldab Nation, sabi ko nga po sa inyo, kung ano lang yung latest, ano lang yung trending, yan lang naman po yung ibabalita natin. May kasama pong katulad nga po nito, pambabasag po sa kanila. I-remind ko lang at 101% lagi kong inuulit to sa mga ayaw pong maniwala, sa mga taong dumadaan, sa mga taong bumibisita lang po sa channel ko. May kanya-kanya po kayong opinion at reaction dito sa mga ina-upload ko. Kayo na po magsasabi kung totoo ba o hindi yung sinasabi ni Mr. Destiny. Ito yung mga neutral lang po. Para lang po sa mga neutral, kumbaga hindi fans ng Armin, hindi fans ng Aldab Nation. Yung tipong gusto nyo lang malaman kung ano na nga po ba yung mga kaganapan kila Mengay at kay Alden. Kayo po magsasabi, kayo po magpapatunay kung fake news nga po ba o hindi. Hindi po ba? Alam ko naman po kasi yung karamihan po na dumadaan sa channel natin, eh talagang updated po sila. Tinitignan lang nila kung may nakaligtaan po silang update na hindi po nila napanood o hindi po nila nakita. Yan ang isa sa lagi kong sinasabi. Hindi naman po kasi lahat updated po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, sa mga website. May mga bagay-bagay po na hindi po talaga nila napapanood, nakikita kapag nagbubukas po sila. Lalo na po pagdating sa kumbaga napadaan lang yung mga posts. Hindi katulad natin, talagang binabantayan natin. Tinitignan natin kung legit po ba siya o hindi. Kapag legit, syempre agad-agad nating i-upload. Agad-agad nating pag-uusapan na may ganitong magaganap, na may mga ganitong pangyayari, etc. etc. Di po ba? Kaya nauuna po tayo. Ang problema, kapag nauna po tayo, sasabihin na naman ng iba, fake news yan, wala akong nababalitaan na ganyan, hindi totoo yan, wala akong nakita. Pero yung katotohanan, makikita din po nila. Medyo, siyempre, medyo matagal lang dahil natabunan na nga po eh. Kumbaga na-scroll na pababa. Real talk to mga Kaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay siyempre, lagi lang po kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.